Hi guys, welcome to our channel sa Yabs TV. So guys, ang segment namin ngayon medyo kakaiba lang, parang it's a matter of banding lang ng mga anak-anakan ko dito po sa Youth Alliance for the Betterment of Society. So meron lang kaming ginawang mga discussion the night after the shooting last Saturday. So Sunday, pagising namin mga around 11:30 right after ng breakfast. So nagkanda kami ng isang parang question and answer portion na pero may topic din na diniscuss, like yung love life with your extra time. So syempre nag-participate dito sina Mr. President Ronald, ang aming director si Marlon Prado, then yung production manager na si Mark Joseph Dulyaton, then yung three actors namin kompleto, yung lead characters namin na si Aljiro, yun si Joshua Incarnacion, and then si Christian Gadja bilang Monsur, and then si Yambao Arzen bilang Luis. Siyempre, andito rin po si Lovi, and then si Jadrian. So sila lang po ang nag-participate for this segment na ibibigay kong or ipapakita kong video sa inyo. So yun, syempre preparation na rin para sa darating naming malapit ng series namin dito po sa ilalabas po namin dito sa aming channel. So guys, iba't ibang opinion, experience, feelings ang i-share nila dito. So sana magustuhan niyo po. Okay guys, welcome to Yabs TV. Ngayon po, very exciting po yung gagawin natin. Kasi morning na ba? Parang hindi naman morning kasi tanghali na. Yesterday night, nagkaroon po kasi kami ng isang shooting na sobrang take 36. Yeah, take 36. Andito po yung isa sa mga artist na break niya yung take 27 sa apartment. Anyways, I would like to call in, of course, our family sa Yabs TV. Andito sila! Welcome! Ano ba talagang greetings, bro? Ayun, siya pala nag-welcome. Sorry. Ayan, guys. Nagtataka ba kayo kung bakit natin ginagawa ito for afternoon na, di ba? Afternoon na eh. Actually, pagigising lang natin, di ba? Oo, kagigising lang na. Gising mayaman po ito. Namatay naman. Ganyan po talaga kapag live kasi nagkakaroon tayo ng technical problem sa mga equipment natin. Kasi actually bago tong mga equipment namin, hindi namin pa nagagamit. Sobrang pinatry lang namin. Alright. Oh, bakit may iihi? May iihi. So anyway, nagtataka ba kayong bakit natin ginagawa to? Itong ganitong pulling video? Nagtataka kayo? Hindi kayo nagtataka? May idea na kayo? Hindi! Okay. Ano ba? So parang may kanya-kanya silang ginagawa. Anyway, maganda naman yan. So our topic for this day is about love life with your extra time. O, sino may mga love life dito? Taas ang kamay. 1, 2. Uy! Nakabalik nilang ba? Sandali! Ay, hindi! Ano na, wala kang love life? Meron! Oh, bakit? Why are you not raising your hand? Ipagpalandakan. Kapag mahal mo yung isang tao. Yeah, but I'm just asking kung sino yung may mga partner. Sabi ko meron. Okay. Kasi baka naman masaktan yung... Hindi. Keep it private. Maano naman yun eh. Hindi naman keep it private kasi alam naman na sila, diba? Anyway, so ano yung ina-expect nyo for today na pwede natin i-discuss with your love life, with your extra time?
Magmumukbang tayo. Ay, magmumukbang kaya tayo later. Later, magmumukbang tayo. Hindi, may mga, actually, may mga, ano dyan sa ilog, may mga, ang tawag yung gumagapa. Ano, frog. Butete. Hindi. Frog. Gumagapang butete. Gumagapa, ang tumatalo ng frog. Malaka. Suso. Hindi. Yung matigas yung shell. Suso nga, suso. Lobster. Lobster? May lobster dyan? Hindi, ano, umang. Suso nyo kinakain. Yung shell, yung may bahay. Ano ba yun? Ang bobo ko. Snail. Pagong? Hindi. Pagong. Yung maliliit na, maliliit na, ano? Snail. Gumagapang pataas. Suso. Yung alas. Snail, hindi snail yun. Pagong nga. Ano ba yung itsura? Ano ba yung itsura? Pagong, pagong, pagong. Yung pagong, yung tumatago yung ulo. Pala, pala, pala. Pawika, pawika. Pawika. Pawika ng laki lang ng pawika. Hindi yung maliliit na parang ano, parang mahabay leg. Oo. Ano yun? Snail nga yun, sir. Anyway, whatever. So, yun. Sa isa-isa natin tatanungin ang ating mga ka... Ano bang pwedeng itawag sa atin? Kapamilya, kapatid, kapuso, kayabsters. Okay, so, puto lang ulo mo, iho. Ipo ka. Parang sinyalis yan eh. Anyway, so, yun. Ang isa sa mga panganay ng Youth Alliance for the Betterment of Society. Hulaan nyo! Hulaan nyo kung sino ang panganay. Wala ka nga lang, eh. 32. Oh my God, si Mojo. Huwag ka lang pala kayo ng birth month at birthday. Birthday. Okay, titingnan natin kung sino mukhang mas panganay. Okay. Tingin sa camera. Go, Lobby! Don't cover your face. I go for ano? So ayun. So ang nakikita ko mukhang mas panganay dito si ano. Si Gadja. Charot lang Gadja. Okay. Pero in reality, ang pinaka panganay namin, syempre, siya ang tagapagpatupad. Pwedeng implement na lang kasi ang hirap ng Tagalog eh. Siya yung implementer ng kung ano yung mga policies and guidelines namin dito sa Youth Alliance for the Betterment of Society. No other than Mr. Marlon Prado. Ano na? Ano gagawin ko? Marlon Prado. Ah. Okay, so ano yung expectation mo sa topic natin, love life with extra time? When you hear extra time? Okay. Expectation kasi ako naman okay naman sa akin kasi pagsasabay ko siya. Pagkasabay ko yung syempre pinaka-importante yan eh, kahit naman sa org natin, diba, pinaka-importante talaga yung time management. So yan talaga yung pinaka-dapat nating, kasi once na meron kang time management sa sarili mo, automatically at the moment, ibig sabihin, may disiplina ka sa kung ano yung araw, pang araw-araw mo ginagawa, at sa kung ano yung gagawin mo sa mga susunod na araw. Then, syempre ako, bilang isang nagtatrabaho sa ating pamilya, Isang breadwinner. 2 days ako dito sa shoot na to sa ginagawa natin na BL series. Syempre yung love life ko, hindi ko pa rin siya na-disregard kasi parang syempre kinakailangan ko pa rin mag-commit. Syempre pag pumasok ka kasi sa isang relasyon, you need to be committed. You need to be passionate, you need to be dedicated kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. Kasi nga then the most important thing na when it comes of relationships kasi is ano yung tinatawag natin na trust, understanding, freedom and change. Naniniwala ako sa tatlong word na yun eh.
Kasi nga, kung bibigyan nyo yung kung ikaw, ikaw tulad ko, nasa in relationship ako, trust, freedom, and change. Ngayon, kung bibigyan mo kasi yung tao, kung bibigyan nyo na yung pareho kayong dalawa ng tiwala o yung tinatawag natin na trust, kung bibigyan nyo ng tiwala yung isa't isa, automatic, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng freedom. O yung tinatawag natin, kumalaya kayo, do whatever you want. Kasi nga, yung freedom kasi, bakit mo ba binigay yan sa tao? Kasi nga, may tiwala ka. Ang pangatlo, yung change na tinatawag. So, since binigyan mo ng freedom, yung taong pinagkakatiwalaan mo, so the best thing that you are going to do is, bigyan mo, suklian mo. So, suklian mo yung binibigay na kalayaan o yung freedom at saka na, yung trust na binibigay sa'yo ng tao. So, if yung three words na to ay mag-work doon sa relationship mo, hindi mo mamamanage mo siya ng maayos. At mabibigyan mo siya ng hustisya yung mga bagay. Hustisya talaga. Mabibigyan mo talaga yung ano, di ba? Oo, hustisya talaga. I mean, totoo yun. Magbigay ka ng tiwala, automatic, parehas kayong makakalaya sa kung ano yung parang binibigay yun. Then, bigyan nyo lang ng sukli kung ano yung binibigay na tiwala at freedom ng sa isa. Yun lang yung sa akin. So, ako, mahirap sa akin kasi minsan nag-question yung jowa ko sa video. Ano, minsan mag-chat na lang yun or mag-text, wala na naman yung katapit. Yun yan. So, buti na lang, sobrang napaka-understandable niya na tao. Sobrang, alam niya kung ano yung ginagawa ko. Kasi alam niya na ito yung passion ko. So, sinasuportahan niya ako sa kung ano yun. Hello lang, I love you. Kasi actually, yung para maging healthy, guys, para maging healthy kayo, and then healthy rin yung relationship kayo. Kasi ang relationship naman kasi, not just only for the partners, a couple, hindi lang dun yung relationship. Like us, we have a relationship. So this is very important to all of us na magkaroon tayo ng parang good relationship to one another. Hindi lang kumbaga parang iisipin natin, I have a relationship with a particular person, pero para maging healthy yun, maging maganda yung relationship mo doon din sa kung saan ka committed. Like Marlon said na you have to be committed kung alin yung mga extra time. Kasi this is actually his extra time. So, meron siyang love life. So, check yon. Meron siyang work. Check yon. And then this is extra time. Check din. Because what? He is committed na mag-participate sa ating ginagawa dito sa ating Helps TV, no? So that's very good. So yon, napakagandang pakinggan, no? Napakasarap pakinggan kapag yung relationship is healthy, di ba? Pag healthy ang relationship, dapat hindi lang one-sided. What do I mean by hindi lang one-sided? Oh yes. Hindi lang, I'm not talking about only one boyfriend, girlfriend, jowa, or isa pang jowa. Hindi relationship. Ibig sabihin, para maging successful ka in your relationship, yes. Aside from that, dapat yung mga extra time, we are talking about the extra time. Dapat maganda yung relasyon mo sa mga friends mo, maganda yung relasyon mo sa kagrupo mo, maganda yung relasyon mo doon sa family mo, maganda yung relasyon mo, of course, doon sa mahal mo. Inyon. So, para maging healthy ang relationship. So, like Marlon said, also, yung sinasabi na niyang, meron siyang tatlong binanggit na trust, freedom, and change. So, yun. Yun yung parang, tayo kasi may kanya-kanyang foundation of love. So, guys, mamaya magbibigay kayo ng 3 foundations of love. Kasi ako, ang foundation, kasi yung kay Marlon, diba, trust, understanding, and change. So, sa akin kasi, ang mas naniniwala akin, in my own way of believing sa relationship, yung foundation ng relationship is, sa akin is trust. Ang common kami ni Marlon, trust, understanding, and constant communication. That's 3 words yung kino-consider ko sa 3 foundation of love. Kasi ito, why? Bakit yun yung sa akin, ha? Sa akin, ha? This is my personal opinion. So, sa akin, trust kasi kapag you are in a relationship, hindi lang sa intimate relationship, sa atin,
kailangan may trust. Na napapansin niyo ba ako kahit mag-iwan tayo ng mga things, mga ano ba, like pera or something. Kasi may trust ako all of you. Sa inyo lahat may trust ako, kaya kahit pakalat-kalat lang diyan. Kasi in different way of relationship. So sa akin, in my relationship to all of you, yun, may tiwala ako. Ngayon, it's up to you guys kung gagaguhin or tataramtaduhin or gagawa kayo ng masama. So, trust is very important, diba? So, understanding, okay, kahit gaano kayo kakulit, kahit gaano kayo kaangas, kahit gaano kayo pasaway, at the end of the day, yes, seminar. Welcome to seminar. Hindi, inaano natin, dinidiscuss lang natin para maging aware din yung iba natin, di ba? So, yung understanding, kasi sometimes, napapansin niya sa GC, dumadaldal ako, and then sa personal time, kailangan yun kasi bilang ikaw ang pinaka-hype. So, iintindihin mo yung bawat side ng isa't isa eh. Kasi you have, meron kayong, tawag dito, iba-iba ang ating ugali eh. Kumbaga, meron tayong differences. Iba si Lobby, iba si Jadrian, si Marlon, iba. So, iintindihin natin yung isa't isa. Kung nakagawa man siya, and then at the end of the day, you have to realize na kailangan hindi ka maging mataas, yung pride mo, wag mong gamitin para lang hindi maging maganda yung relationship. So, that is very important understanding. And then lastly is yung constant communication. Nakakainis yung naramdaman kahapon ni Mojo na talagang walang nagre-reply sa kanya. And then that was the time na talagang I feel him na kahit man ako eh, kapag hindi ako nire-replyan, then a lot of question or a lot of inquiries na ginagawa ko na, nasa na ba kayo? Andito na ako. Almost 2 hours or 3 hours ako naghihintay. Pero no one labat ako noon. Oo. Na nagre-reply sa kanya. So, constant communication is very important. Saan man kayo pumunta, saan man kayo gagawin, dapat makipag-communicate. O kung meron man kayo mga reason why you are not attending a particular event, like mga shoot, para at least as early as time, magawa ng paraan kapag nakikipag-communicate kayo. So, constant communication is very important. Okay. Sobrang mapahaba. So, this time, I would like to ask the president of our organization. Go, Lobby! President, nakikinig ka ba? Ha? Nakikinig ka? Opo. Si Lobby ba presidente natin? Presidente natin yan dito. Nakakalaman din si Lobby. Sa akin, trust, time, tsaka balance. Trust time balance. Okay. I-assess ninyo yung mga sagot, ha? Kasi kay Miss... Flavor orange. Okay, go na. Sa first address, since parting ko ngayon, I give her trust. Ano ba? Boyfriend. Trust ang una kami, kahit hindi ko pa siya magkakano kakilala, ako kasi yung taong mapagbigay ang trust. Pero yung trust na yun, once na parang nakita ko na parang may kakaibang nangyari, nalalaman ko pa sa iba, mawawala na agad yun. Tapos yung time sa akin kasi gusto ko man ay masulit yung oras lagi eh. Kasi di mo na pwede yung balikan yung mga masayang nangyari kahapon. sa kapatid kasi namin, ang nangyari, ang tumunod sa amin, sa mindset namin, yung mga oras doon, tsaka mga segundo doon, huwag niyong tatayain kasi lahat yun, yung isang segundo mo, ang isang segundo doon, napakaraming I-cherish yung mga bagay na nangyari ngayon. Isang mali mo lang sa isang segundo, lahat yung dipinta kayo lahat. Ayun yung patara namin naman sa kapatid. Kaya parang nung mindset na din yung oras na yun. Tapos yung pangatlo, yung balance, which yung pinakagusto ko. Huwag mong alam mo pag may problema kayo, huwag mo laging sasapawan ng pride tsaka ng pakisipin. Dapat balance ka.
Halimbawa, pag sa isang problema, may dalawa lagi yun eh, positive ka negative. Pag umuno yung positive mo, parang may mangyayari masama. Pero pag may tumapro naman yung negative, parang may mangyayari masama. Dapat balance lang din talaga yung decision mo. Ayun yung pag-definition mo sa love, tsaka sa one. Huh? Wala pa naman natin yung friend! Pwede lang speak. Oo, galing-galing na. So, meron tayong ano yung something uncommon na narinig natin sa relationship? Time and balance. Hindi. Yung trust, diba? I have trust. Masterly has trust. Trust. Kasi naniniwala kasi kami na. Naniniwala kasi kami na ina kapag ang trust na butas. Nak, iba na yun. Kung kina-compare naman yung trust, nagulat ako dito. Hanggang din nabubuo pa siya, doon pa rin yung tatag na lakas ng loob mo. Pero pag nabutas na or nasira na, doon ka kakabahan. I'm so sorry, iba kasi iniisip. In short, ang trust, pag nabutas, buntis. Pero one week muna. Anyway, yun, trust, yung similarity. Alright, so, yun, palakpakan natin si Mr. President. Pwede na isa lang na. Pwede na isa lang natin yan sa mga ano, para na meron naman ako. Symposium, mga love symposium. Para meron naman akong kahalili. Lagi ako na sa kahalikan. Alright, so eto na. Eto na yung pinakahihintay natin na makikinig, pakikinggan natin. Siyempre, ang inuna natin yung mga ano, diba, mga talagang mga royalty. Ay, taray mo na royalty. Taray naman na royalty. Ikaw na ba? Si Lobby na ba ulit? So, siya na yung president, siya pa yung royalty. Okay. May I call in, of course, guest po natin siya ngayon. So, yan. So, ladies and gentlemen, isa sa mga nakita kong good actor, pero, ano eh, pangit ang ugali. Pangit ang ugali. Tapos, ano siya, kagabi kasi parang, ano eh, nag-attitude. Nag-attitude? Okay. Pero ewan ko kung ano niya lang yan, kasama lang sa script. Ladies and gentlemen, mga kayabsters, andito po ang ating guest. And then guest din siya sa Herma for that. Ay, ako. Ikaw ba yun? Ladies and gentlemen, Mark Joseph Dulyaton Supiwan. Ikaw lang naman kasi pangit ako gali dito. Na, kanino mana? Kanino mana? Pwede ko mention. Pwede ko mention. Kay Nanay Prince! Okay. Hi, Prince! Welcome to Yabs TV. Ewan ko ba, Nanay Prince, lumaki to sa'yo? Oo, lumaki sa'yo yan. Manang-mana sa'yo. Ayan lang yun. Tagtagan niyo ba yung iba ko rin? Go na. Okay. So, ang haba na nga ng intro sa'yo, di ba? To those Yabsters na nanonood, opinion ko lang naman to. So para sa akin, meron tayong tatlong love. Meron tayong meanings pagdating sa love. Kasi pag love doesn't define connection or communication pagdating sa akin. Kasi meron tayong tatlo. Yung una, sincerity. Pangalawa, confidence. And yung pangatlo, yung vigorous. Kasi pag sinabi natin sincerity, lalim naman. Pag sinabi kasi natin, Sincerity. Nandun siya lahat. Nandun yung trust, nandun yung loyalty, nandun yung honesty na kung saan, dun mo siya mabubuo. And then kapag sincere ka sa isang tao, no matter what happens, andun pa rin yung trust, nandun yung loyalty mo sa na magko-commit ka sa kanya. And secondly, yung confidence. Yes, sincere ka sa kanya. Gusto ka sa kanya, gusto mo siya, or ano man. Pero kung hindi ka... Can you emphasize yung gusto ka sa kanya? Sabay-sabay po tayong tumingin sa taong gusto niya. 1, 2, 3! Uy! Nasasaktan yung isa! Ay! Lobby! Lobby, ba't ka lumayo? Pwede naman ni Tay lumipat sa dinasino. Oo nga, parang ang... Kasi love triangle ba yung tema kaya natin sa Herma? Hindi naman, parang hindi naman love hindi triangle. Hindi naman tayo mag-adjust kasi baka may masunod kami dyan yung dalawa. Baka masunod kami dyan yung dalawa. Wala pang kain yan, wala pang almusal. Kahit tanghalian na, wala pang almusal, di ba? Ganyan po kahirap ang yan. Kaya baka naman. Baka pa sponsor. Baka naman. Pero pag nilabas namin yung series namin, please support us. Okay, let's proceed. Reloading. At least nabigyan ka namin ng time para mag-set. Kasi masyado ako sa attitude sa mga sinasabi mo. So, ayun.
Ayun, so yun na nga. So sincere ka nga kung wala ka namang confidence para ipagtapat yun or ilabas or ano man. Siyempre, dapat magkaroon ka lang kasi nga mahal mo yung tao. Pag mahal mo yung tao, siyempre, handa kang ipakilala siya or handa mo siyang ilabas kahit ano man sabihin ng ibang tao, wala kang pake as long as a pinangakawakan mo yung salitang mahal mo. I love that. And then, lastly, is the word vigorous. Pag sinabi kasi natin vigorous, ito yung healthy, strong. Kasi pag sinabi natin, oo, nandun ka na, sincere ka, loyal, ganyan. And then, secondly, confidence. Pero kung hindi naman healthy, like, wala man lang, ano, wala man lang ka-joy-joy yung pagdating sa love, wala man lang, parang hindi man lang nagkakaroon ng twist, yung parang, kunwari, aawayin mo siya, pero hindi naman, i-surprise mo siya, gano'n. Parang ang pangit kasi, kailangan magkaroon kasi ng, ano, dun eh, ng healthy moments, hindi lang pagdating sa, dapat tine-treasure nyo every moment, every second na, ginagawa niyo. Tapos kasi kapag nasa dulo, kapag pagsisisihan niyo yun, so yan yung sinabi ng president namin na kapag hindi mo na-fulfill yung kahit isang segundo, magsisisi ka. Which is yun yung nangyayari sa akin. Correct! Palapakan natin na may pinaka-attitude sa yan! So actually, yung mga sinabi niya is interconnected dun sa mga sinabi namin. Sinabi din namin. Pinaano lang, pina-arte lang. Kasi nga, ma-arte siya. Ma-arte lang eh. Hindi, ganyan talaga. Prince. kung mapapanood mo, ganyan ang attitude niya. Siya lang nagmana. Bilang kapatid kita at pinalaki ko sa'yo si Mojo. Na-adapt niya ang ka-artehan mo. Pero, na-adapt sa akin ni Mojo yung ano, pagiging confident niya. Mag-figure out ng feelings. So, ayun. Isakat yan. Anyway, so... Ayan, ayan. Kumanda na kayo. Magkapit kami tayo sa inyo. Our first runner-up for this pageant, Mr. and Miss Charot. So, Mr. And Mr. and Miss Charot ito. Okay, anyway, so let's proceed to, ano... unahin natin yung pinakabida natin sa first ever major project ng aming organization. Siyempre, organized by the Tala Production. Which is the Herma. Herma Prodite. Ladies and gentlemen, Yabster! Pero walang yaka mamaya. Bigyan po natin ng... masigabong palakpakan. Akala ko mabulol ako sa masigabong palakpakan. Of course, Joshua Incarnacion as Algero. Masasaktan pa yan. Broken pa yan. Thank you. Thanks. So sa'yo, Josh. Anong talaga? About sa love? Hindi ko ano, about the love. Then time 10. Yung 3 words na lang. NY. Lagyan nyo ito ng question mark dito, ha? Okay. Basta i-edit natin loading, lalagyan natin doon. Tapos meron question mark na... Pero sa editing nito, hindi na ganyang katagal. Sagot agad yun. Tarag ko na ba? Meron yan, Josh. Meron yan. Siyempre, ikaw, galing ka sa isang relationship eh. Of course, meron ka namang masasabi kung how you experience that kind of relationship while you are experiencing a lot of moments, diba? How your relationship learn and then paano mo to na manage, paano mo na handle, 'di ba? So syempre may mga words doon na ma-describe natin na that's your relationship with that particular person. Yun nga mga kayabster. Parang alungkot kasi alam mo na. I know, naintindihan natin. Based sa mga pansin lesson na lang ako doon. Kasi dapat, may trust ka talaga. Correct. Tapos, dapat yung pagiging faithful. Kasi pag faithful ka... Faithful nga ka talaga. Kasi diba... Mag-gaya mo siya igaya sa'yo. Pag ano, pag faithful... Kasi yung loyalty sa faithfulness, magkaiba ka yes, precisely. Kasi pag once na sinabing loyal,
Pwede kang maging loyal sa kahit na anong bagay, kahit na sino lang sa kahit yung oras, pwede kang maging loyal sa kahit na sino. Pero yung pagiging faithful, parang pagiging faithful mo yung kay God. Eh. Yes, kasi naging faithful ka kay God, siya lang. Kaya pag naging faithful ka sa isang tao, siya lang talaga. Kumbaga, hindi ka natitingin sa iba, yung pagiging faithful mo, magiging deepest pa. May mga sinasabi kasi na ako loyal ako sa ano, pero I don't believe na loyal siya talaga, di ba? Loyal versus me. Oo, loyal. Uy, ba't ganun dyan? Why are you... Tignan mo yung chat. Totawa din kasi siya mami. Richard Selling. Sabi. Magpaalam ka muna. Magpaalam ka muna. Okay. Magpaalam ka muna. Magpaalam ka muna. Hello po, uwi na po ako. Ano ba? Bitin. So, syempre, merong ano, ang haba kasi ng video, kaya kinat namin. So, meron pa pong part 2 yan. So, abangan niyo po yung part 2. So, doon po ang maraming, may mga learnings naman po kayong makukuha sa mga diniscuss po nila. And then, yung part 2 po, abangan niyo po kung ano pa po yung mga pinag-usapan at napag-usapan nila. Kung ano na lang. So, wala lang. Wala lang kasi magawa that time. So, see you in part 2. Bye!